that I
Good evening po, brothers and sisters. Thank you for joining gabi. Us tonight. Ayan, magandang gabi. Naimbag nga rabi iyo amin, kakabsat. Nga, kung naintindihan niyo po yung Ilocano. Pareho rin po yung meaning nun. Kumusta po kayo dyan? Sana okay naman, no? Yung ating panahon, pabago-bago. Pero okay lang yan, no? Ang mahalaga po ay may ulan, may araw, no? Kasi minsan hindi na maharap mag-delay, kaya thank you Lord, merong ulan. No? At bago po tayo mag-umpisa ng Bible study, mahilingan ko si Mon na manalangin. Thank you Lord for the day. Thank you Lord for yung guidance, yung wisdom na gida-guide mo kami sa yung decisions namin, na decisions that honors you. Nakaraang linggo, araw-araw. Thank you, Lord. May your words yung resonate yung mga kapatiran namin sa gabing ito. May your words be an revelations to us. In Jesus' name, amen. 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 So, naalala niyo pa po ba yung ating mga pinag-uusapan, no? Sabi natin, we will talk about yung mga miracles, no, ng Panginoon, at iba-ibang klase yung kanyang miracles. At ang pinakamarami nga po doon ay yung healing miracles, no? So, for the last 2 weeks, pinag-usapan natin yung miracle ng mga Gentiles, no? Yung mga taong sinabihan ng Panginoon that they have great faith, no? So, kung maalala niyo po, yung una nating pinag-usapan ay yung isang woman, no, na ang kanyang anak ay demon-possessed. So, nalaman niya na darating si Jesus sa kanilang lugar, at pumunta nga siya. At sabi niya, hinihiling niya na tulungan siya ng Panginoon. Pero yung mga disciples, medyo suplado, no? Pinalalayas siya, no? Send her away, for she is crying after us, no? So, parang istorbo, no? So, yun nga, nagkaroon ng riddle ang Panginoong Jesus, at sinabi niya na itong babae na to ay hindi siya yung pinuntahan, no? I came for the lost sheep of Israel, sabi ng Lord. At ito nga babae ay hindi nga Israelite, no? So, parang sinasabi ni Lord na hindi ako pumunta sa iyo dahil sa iyo. So, pero actually, no, dramatize lang po ng ating Panginoong Jesus ang nasa isip ng mga disciples. Kasi feeling ng mga disciples that the Lord just came for them, no? Pero eto nga, no, very humble naman yung babae. Sabi niya, Lord, help me. No, kahit na hindi yun ang intention mo na ikaw pumarito para sa amin, help me, Lord. No? So, nagpaka-humble itong babae na to. At may isa pang sinabi ang Panginoong Jesus that we do not throw the bread to the dogs. No? Sabi niya, we do not take the food of the child and throw it to the dogs. Pero sabi ng woman, wise din siya, no? Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table, sabi niya. At yun nga, ang ating Panginoon ay namangha at grinant niya ang request ng babae na to, na isang Gentile. So, napag-usapan natin, ang Gentile ay lahat ng lahi na hindi Jew. Ganun ang Gentile, no? So, alam niyo naman, ang mga Jew, may relasyon sila sa Panginoon. So, pero ang mga Gentiles, wala. So, kaya may discrimination between the races. And then, last week, no, napag-usapan din natin yung centurion na ang kanyang servant naman ang may sakit. At yun nga, nagpadala siya ng servants, actually, yata, para sabihan ng Lord na i-heal yung kanyang servant. At sinabi niya na, just say the word, Lord, and my servant will be healed. So, namangha ulit ang Panginoon sa faith ng centurion na ito. Kasabi ng centurion, I too am a man of authority.
Diba, sabi niya, I say to this guy, go, and he goes, come, and he comes, do this, and he does it. So, just say the word, Lord, and my servant will be healed. So, napansin natin, sabi pa niya si Torian, I am not worthy that you come under my roof, Lord, but just say the word. Alam niyo, na yung dalawang tao na to, no, yung woman, at saka yung centurion, they displayed humility and faith before the Lord. Kaya naman, ang Panginoon nasabihan niya itong dalawang ito that they have great faith. No? So, puli, no, brothers and sisters, may mga formula pala in order for us to get our miracles. At isa nga yun, humility at yung faith, pangalawa. Ngayon gabi, pag-usapan naman natin, ano pa ba ang ingredient in order for us to get our miracles. Okay? So, ang pag-usapan natin ngayon ay nasa Luke 17. No? Jesus heals 10 men with leprosy. Okay, Gerald, go. Ay. Go. Sige. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, go show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Mm-hmm. So sumisigaw itong sampo, no? Kasi nga po noon, nung unang panahon, no, lahat po ng mga may leprosy o may mga may skin disease are considered outcast, no? Hindi pwedeng lumapit sa mga taong walang sakit, no? So, wala kasing cure. Sa labas ng city. Sa labas ng city, no? Talagang doon sila, yung bawal silang lumapit. Siguro napakahirapan, no, brothers and sisters, yung ganun, no? May family ka, bigla kang magkasakit, hindi mo makasama yung asawa mo, yung mga anak mo, hindi ka nila pwedeng hawakan kasi mahahawa sila sa sakit mo. So, very painful din ang experience ng mga tao na may leprosy during that time. Kasi po ang leprosy, ito yung madidisfigure yung katawan mo, no? Mauna yung fingers mo, mauubos. Mga toes, and then mga limbs. And eventually, mamatay ka na. Ano? So, ganun ang nangyayari po sa may leprosy. So, kawawa naman talaga. They have to leave their homes and families and live together with other sufferers. Lahat na ng may leprosy magkakasama. No? And hindi naman sila pwedeng magtrabaho. So, ano? Kung ano yung nasa basurahan na pagkain, yun na siguro yung kinakain nila, no? O mabuti kung may kapamilya na nagbibigay pa ng food. Pero siguro ang hirap pa rin, no? Kasi hindi mo malapitan. Paano iiwanan? Parang yung sa COVID, no? Iwanan yung food sa pinto, no? Tapos aalis na yung tao, hindi mo na makita. So, napakahirap po ng sitwasyon ng mga taong may leprosy noon. No, and they were forbidden ng any contact, no, sa kahit kanino man. At pag may lalapit, no, they had to ring a bell and shout, unclean, unclean, unclean. So sabihin nilang ganon para yung tao hindi lalapit, no. So wala silang pwedeng magawa, and they are even forbidden to take part ng worship, no? So, ang hirap ng ano. At pag gumaling, halimbawa, no, the law states that pwede nilang pumasok ulit sa society or sa city o kung saan man kung meron silang certificate from the priest to say na they are now clean.
Kaya naman, doon galing yung word ni Jesus, go, show yourselves to the priest. Kasi, bago ka maka-enter, pag magaling ka na, liba, gumaling ka, pupunta ka muna sa priest, no? Parang kukuha ng certificate, permit to enter. Anong tawag yung mga enter para sa Bagyo? Yes. Mga bisita. Mga permit, no? Para makapasok, di ba? Kasi nga, unclean. So, pag-usapan natin, no? So, ang sinabi dito is, nandun si Jesus in between, no? The border between Samaria and Galilee. At pwedeng ang mga may leprosy noon, dahil border, ang magkakasama ay pwedeng Samaritan at Galileans, no? So, yung Galileans, siya rin, sila rin yung mga Israelites ba? Then, di ba, sila rin yung Jews, no? Ang dami nilang pangalan, no? So, it could be na itong 10 lepers na to, 9 of them are Galileans and 1 of them is a Samaritan. Kasi nga, magkakasama na lahat ang may sakit outside the town. Kaya nabanggit ni Jesus kanina dito na, why only this one foreigner, ha? Yun lang ang bumalik para magpasalamat. Na, he was a Samaritan. So very explicit din si Luke, ano? Sinabi niya talaga na yung bumalik na nagpasalamat ay Samaritan. Pansin natin, no, yung mga hindi Jews, yun yung mga nakakatanggap ng mga milagro ng Panginoong Jesus during that time where in fact sinasabi ng mga disciples that they don't deserve because they don't belong to the Jews, no? So, Samaritans were treated as an inferior race during those times, no? Okay. So, pag-usapan natin yung 10 lepers, brothers and sisters. All of them called Jesus as master. No? So kung yung 9 Jews ay talagang understandable that they call Jesus master. Pero yung Samaritan, ang tawag niya rin kay Jesus master. All of them ask Jesus to have pity on them. No? May kahilingan, no? Na pagalingin, na maawa ang Panginoon. At ito, no? All of them obeyed Jesus when he told them to go and show themselves to the priest. Nakakatawa, no? So, sinabi lang ni Jesus, go. Hindi pa naman sila gumaling. Minsan siguro ng katawan, hindi pa naman tayo gumaling. Paano tayo pupunta sa priest, no? But because of their faith, they went. All of them went, and as they went, they were cleansed. Sabi doon sa verse natin, no? So, di ba? Hindi instant eh. Hindi instant, brothers and sisters, na gumaling eh, no? But because of their faith, nung sinabi niyang Lord Jesus na go, they went, no? And show yourself to the priest. So, all of them went believing that they will be healed. All of them, hindi naman nagsabi, Lord, hindi pa naman kami healed, ba't kami pupunta na sa priest? No, walang nag-complain, no? So lahat naman sila, buo yung paniniwala na sila ay gagaling kung susundin nila ang Panginoong Jesus. So they went with faith and they were all healed. They believe in the word of the Lord first before they saw their miracle. No? So napansin natin, go, pero wala pa naman. Hindi pa sila healed. But kahit ganon, they still went. And as they went, they were cleansed. No? Sabi dun sa ating verse, as they went. So, naglakad na sila na paalis, papunta sa priest. They were cleansed. Okay? So, I think this also teaches us ano na ito na naman, ulitin na naman natin that with the Lord, to believe is to see. Hindi to see is to believe, ha? To believe is to see. Maniwala ka muna bagong makita. Go! Naniwala sa go. And as they went, they saw the miracle. No? So,
tayo, brothers and sisters, minsan, Lord, paingin ng ganito, Lord, gusto ko ng ganyan, Lord. Gusto natin, minsan, answer agad, ano, instant. No, but other times, kailangan pala may obedience po muna sa salita ng Diyos. Parang ito, go! So, nag-obey sila lahat. Sometimes, the answer to our miracle may require obedience. Obedience to go and faith to go further. No? So, our response to the Word of God can either give us the miracle or not. So, pwedeng go, hindi pa naman ako magaling. Hindi naman yata totoo si Jesus. Pwede kong sabihin, hindi. Pwedeng hindi sila pumunta. What if the lepers did not go as the Lord Jesus instructed them? Kung hindi, di walang miracle, di ba? So, very important din pala, no? That samahan natin yung faith natin ng obedience. No, doon sa mga una nating nakwento, yung Centurion tsaka yung Canaanite woman, sinamahan nila yung faith nila ng humility. Pero ito naman, sinamahan nila yung faith nila ng obedience. No? Oo, yun ang partner naman ng faith nila to get their miracle is obedience. No? Hindi naman mahirap ang sinabi ng Panginoon. Hindi naman niya sinabing kumuha kayo ng mga dahon-dahon dyan at i-apply niyo sa sarili niyo. Wala namang gano'n. No? Go lang! Go! Diba, brothers and sisters? So, very important. No? And pag-usapan naman natin ngayon yung nag-iisa na bumalik. No? So, pareho lang naman. So, basahin ulit natin nga, dandan. Verse 15. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Diba? Eto. So, kung kanina, obedience and faith ang kasama, ito may dagdag, no? Obedience, faith, and thanksgiving. No? Itong Samaritan leper na ito. So, napansin nyo, brothers and sisters, talagang in-acknowledge ng Lord, no? In-emphasize niya na, wow, hindi ba 10 kayo? Bakit isa lang ang bumalik para magpasalamat sa Panginoon? No, ay nakuha na ang gusto, ano? Nakalimutan na parang, bumalik. Parang sa reading natin, si Jesus is longing for us to give Him thanks and praise Him. Oo, diba? Oo naman. Oo naman. Gusto rin ng Lord yung pabalik na affection natin and gratitude sa Panginoon. Thanksgiving, diba? Limbawa, may anak ka, no? Ma, pengen ng ano, ganyan. O pag binigyan mo, ay ma, thank you, ah. Diba? Pero pag humingi, tapos kinuha lang, tapos umalis na. Ano tong batang to? Nakuha nung gusto, lumayas na. Ah, diba? Medyo nadrama ka rin ng konti, no? Pero pag nang thank you, okay lang, kulang pa ba yan? Kailan mo nang dagdag? Wow, may ganun pa minsan, no? Pag may nang thank you. Kasya na ba yan? Oh. Diba? Okay. So, notice that the Lord acknowledged the one who came back to give thanks as a Samaritan. So, mapansin na naman natin itong mga inaaping Samaritan na hindi ina-outcast ng mga Jews na hindi nila tinatanggap. Medyo nakikita natin na ina-acknowledge sila ng Panginoon. No. I think the Lord is really trying to change yung wrong notion nitong mga Jews that the Lord only came for them. Hindi po, di ba? For God so loved the world. So, hindi lang for God so loved the Jews. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That whosoever believe in Him shall not perish, but will have eternal life, no? So,
ito kasi mukha, gustong baging baguhin din ng Panginoon yung maling trato ng Diyos sa mga hindi nila kalahi. So, he always acknowledge itong mga gentle, they have great faith, no, they are grateful, no. Yan. So, the Lord also emphasized on the faith of the Samaritan, di ba? Kagaya ng ginawa niya ulit doon sa dalawang na, your faith has made you well, sabi niya dito, no. And the faith is genuine. Kung totoo yung faith na yan, it could really make you well. The Lord exalted him among those who judge him as someone na doesn't even know God. Ba't ka nandyan? No? Ba't ka naniniwala? So, yon. So, ano pa po kaya ang mensahe dito sa binasa natin ito? So, one is God will heal us or bless us if we ask Him. No, humbly, no, Lord, have pity on me. That's humility. Obey His word, go, and you go, no, and the lepers receive yung blessing. So the 9 lepers, they receive the blessing of physical healing, but there's more, diba, to God's blessing when we go back and give Him thanks. So ito yung na-experience ng isang Samaritan leper na bumalik, no. There is a difference, brothers and sisters, between yung unang blessing na binigay ng Lord sa kanya na physical healing and to this healing nung bumalik siya. I think the difference is yung una is enough. No? Physical healing is enough for them. Happy na sila doon. But this one who came back, he received more blessing. Oh, hindi na yun dun sinabi, but yung pagsabi ng Lord na your faith has made you well, no? Doon na-emphasize that he gets more than the physical blessing. No? Ito na, na-acknowledge siya, na-exalt siya. No? It could be that there are other blessings that he needed, no? Like maybe spiritual healing. Kasi nga, hindi naman, wala naman sila yung ganung kalalim na relasyon sa Panginoon. It could also be increase in self-worth. Kasi ngayon, in-exalt siya ng Panginoon that he has a great faith, no? He has, his faith has made him well. Or maybe may mga broken pa sa kanyang mga buhay. But because he came back and gave great a gratitude sa Panginoon, he received more. So, siguro yun ang pwede nating matutunan, brothers and sisters. A thankful heart, hindi yan. Grateful heart. Oh, hihiyain ng Panginoon. He gives more, no? So, gusto nyo ba ng more miracle sa buhay natin ninyo, brothers and sisters? Siyempre naman, sino ba ang ayaw, no? I think ulitin lang natin, no? Ano ba ang kailangan to have more miracles? Una is, we need to be humble nga, no? Lord, have pity on us. Lord, help me, no? Oh, we need to ask so we can receive, no? Ask and you shall receive, no? So, ano pa, no? So, yung woman na pinag-usapan natin earlier, no? Lord, help me. Yung centurion, Lord, help me, no? All these are expressions of humility. They are saying to the Lord, we cannot solve our problems anymore. No, we need you, Lord. That's humility. Okay? And we need to have faith. No, faith is the confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. Basahin mo sa Tagalog, Arvin, para ang ganda sa Tagalog. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Amen. Lalim. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Wow. Katiyakan, no? Assurance or guarantee. So faith is our guarantee
that we will receive kung ano man yung hinihiling natin sa Panginoon. Yun. So the lepers, they went without even seeing the miracle yet, no? Pinanghawakan nila yung salita ng Panginoon na sila ay gagaling. Kasi show yourself to the priest na eh. Hindi nga bihil din, no? Go show yourself to the priest. Tapos na. You are healed. Ang pananampalataya na matatanggap na natin ang bagay na inaasahan natin. Ang ganda pakinggan, no? Sa susunod nga, brothers and sisters, Tagalog nga tayo, no? Lahat ng mabasahin natin verse Tagalog. Subukan natin. Baka nga lang matang twister tayo. Hindi sanay man siya. So, no, yon, no? Natitiyak nila na matatanggap nila yung kagalingan na hinihingi nila sa Panginoon. Kaya nung sinabi ng Panginoon na, sige, pumunta na kayo, pumunta na sila para magpakita sa pare. Na parang sinasabing, magaling na kayo. No, magpakita na kayo sa pare, kumuha na kayo ng certificate. Walang nagsabing, hindi pa naman, Lord. Oh, basta, go na. And as they went, habang sila ay naglalakad papunta doon sa pare, no, patuloy na lumilinis ng lumilinis yung kanilang mga kutis at nawawala na yung mga dugo-dugo siguro, no, yung mga upaka, pati peklat nawala, no, walang nang, na parang walang nangyari, no. So, kahit hindi pa man nila nakikita yung milagro, naniwala sila na mangyayari ito. Di ba? Just say the word. Di ba? Yun pala. No? That's the faith, no? Yan po yung faith. Pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang bagay na inaasahan natin. Wow! Siguradong sigurado. Yan. Ano pa? So, sometimes we before we get a miracle, kagaya nga ng sinabi natin kanina, obedience ang kailangan. Because obedience is an evidence that we have faith naman. So kung ang faith ay katiyakan, ang obedience is, sa Tagalog, pagsunod, ay yun ang ebidensya na meron kang faith. No? I have faith. Sabi ng Lord, go. Basta, I have faith. Gagaling ako. Sabi nga ng Lord, go. Hindi, I have faith. Oh, hindi po ganun na. Pag sinabi niyang go, obedience. So, obedience is an evidence that we have faith. Yun yung, dun mo mapakita na may faith ka with your obedience. So, the Lord Jesus asked them to go. Sinunod naman nila. Ang pagsunod sa sinasabi ng Diyos, ang daan, para matanggap din nila yung kanilang milagro, no? Oh, kailangan gawin para matanggap natin ang milagro. At if we want more miracles, no? Gratefulness increases yung ating miracles or our blessing. We get more than what we ask, no? I think very important that yung attitude of gratefulness lagi, no, nandun. O kasi, yung sinabi ng Panginoon, your faith has made you well. Kasi pwede nang sabihin natin, well naman na siya. Gumaling naman na siya. But I'm sure there's more to what the Lord is saying that his faith has made him well. He is not only referring to the physical healing, but whatever healing, whatever restoration he needs pa sa kanyang buhay ay natanggap niya. Hindi man explicit na sinabi, alam naman natin, pag ang Diyos ang nagsabi, there's more to everything that God says. Ano? So the blessings and miracle will never run out. Lalong-lalo na po when we are grateful. Subok na natin yan, di ba? Marami tayong miracle sa araw-araw. Aba, Bin? Oh, thank you, Lord, talaga. I always thank God. I see miracles, His miracles to us every day.
Grabe, ang kabutihan ng Panginoon. Kaya talaga sabi dun sa 1 Thessalonians 5:16, Aaron? Rejoice always, pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. No, no. So, lagi daw yan, no? Give thanks in all circumstances. Yun po yung gusto kong emphasize doon, no? Always, continually, in all circumstances, no? Talagang gusto ng Panginoon ang mga taong laging nagpapasalamat. For this is God's will for you in Christ Jesus. Yun pala ang kalooban ng Panginoon. Yung lagi tayong nagpapasalamat. Lagi tayong happy. Rejoice always. Laging nananalangin. Pray continually. At laging nagpapasalamat. Yun pala ang kalooban ng Lord, no? Kaya pala, hinahanap niya yung Siyam. Nasa na sila? Bakit walang bumalik na magpasalamat sa Panginoon, no? Sa akin. Bakit ikaw lang, no? No. Hinahanap-hanap po ng Panginoon ang ating pasasalamat. At dito nga sa Thessalonians 5, sinasabi, it is the will of God that we give thanks in all circumstances. Paano yan? At ito, lungkot naman ang buhay ko ngayon. Hindi ko nakuha yung gusto ko. Marami akong problema. May sakit pa ako. And so on and so forth. Pwede po tayong mag-focus sa maraming ganun. No? Araw-araw naman po talaga. May, in this world, you will have trouble. Di ba? But sabi nga ng Lord, I have overcome the world. So, kung connect tayo sa Panginoon, we will also overcome. No? Kaya pag may mga problema, brothers and sisters, mag-focus na lang tayo doon sa kung anong blessing. At hilingin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na yung blessing ang makita ko, hindi yung mga problema. No? Oo, mas healthy po ang buhay natin, brothers and sisters, kung nag-focus tayo sa mga blessings ng Lord. Kasi marami po yan, everyday miracles. Everyday. When God opened our eyes to yung mga miracles, nako, talagang hindi natin mabilang kung minsan. Okay, so again, so humility gets God's attention. Lord, help me. Lilingon siyempre ang Panginoon. Hindi yung kagaya ng sinabi ng apostles na send her away. Hindi. No? Lilingon yan ang Panginoon. Humility gets God's attention. Our faith and obedience lead him to action para makuha natin yung miracle natin. But gratefulness will cause him to give more provision to us. Kumbaga makakaulit-ulit tayo. Pag thank you tayo ng thank you, makakaulit-ulit na, na bumalik sa Panginoon. But you know, we are children of God, so hindi naman po pinagkakait ng Panginoon ang kanyang mga blessing. The sun shines sa lahat po sa atin. Sa Psalm 40, okay. 5, favorite verse ko. Many Lord, my God, all the wonders you have done, the things you planned for us, none can compare with you. For at the speak and tell of your deeds, there will be too many to declare. Miracles and miracles. Count your miracles, 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. Too many to count, no? Grabe talaga ang kabutihan ng Panginoon. So, brothers and sisters, hopefully, natutunan natin, no? Humility gets God's attention. Our faith and obedience will lead Him, no? Panginoon, to grant our wishes and gratefulness, no? Napaka-importante din pala ingredient. It is the will of God that we give Him thanks continually. So, let's do that, no? And we will see. We will see more provision. We will see more of His favor. We will see more of His love, no? Yung expression of His love sa ating mga buhay. So, hopefully na natanggap natin, no? Yung mensahe ng Panginoon at na-encourage tayo to really go to the Lord, no?
ask him, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door will be open unto you. Rejoice always, pray continually and give thanks in all circumstances, because this is the will of God in Christ Jesus. Amen. Yes. Amen. Okay po. Bye-bye. See you next Saturday. God bless. God bless. From their tombs.